Hi guys, ayan, sa mga hindi naniniwala dyan na mayroong perang nakukuha sa pagla-live stream, aba, ewan ko sa inyo. Kanya-kanyang trip lang yan. Kung sa tingin nyo, mataas na yung trabaho ninyo at nagkakapera kayo ng bonggang-bongga, wala akong pakialam kahit, kahit government official ka. Kung sino ka man. Alam mo na kung sino ka. So, ayan. Well, siguro, yung 40,000, ano na yan? Siguro nakukuha yan ng isang matyaga na live streamer. Ayan. At yung 40,000 na yan is not a month. It's actually depending kung gaano ka talaga katyaga. Ayan. For example, yung 3 days na pag-live streaming mo sa isang app, hindi ko na lang babanggitin kung anong app yun. Meron kasing live streaming guys na app na agad-agad mo makukuha yung pera, yung kinita mo pag gusto mo nang kunin or pag na-reach mo na yung kailangan. Nope, it's not Facebook, it's not YouTube. Kasi ang YouTube depende yun. Parang monthly, ganyan. Parang may monthly, may semi-monthly. Pero yung isang app na to is like anytime pwede mong i-withdraw. Eto guys, pangalawang sahod ko na sa kanila. Yeah. Tatlong araw lang yan na pagla-live streaming. Eto guys, tong video na to is not showing na meron akong nakukuhang ganitong pera, but this is to inform everyone na kahit nasa loob ka lang ng bahay ay pwede kang magkapera. Ganun talaga. If you're interested guys, kung paano maging live streamer, can earn, you can just simply DM me. Okay? Ayun na nga. At magda-drive pa ako. Kasi ayusin ko pa yung mga iba-ibang bagay dyan. Well, actually, pasensya na kung ang karamihan dyan ay for sure maraming magbabash sa aking video. Pero alam ko marami pa rin dyan na maniniwala sa aking sasabihin. Una sa lahat, sa mga nangbabash po sa mga katulad naming live streamer, gusto ko pong sabihin po sa inyo na napakarangal po ang aming ginagawa. Tama, tama. Sa mga kapwa namin. At kung tutuusin po, nakakatulong din po kami sa kapwa namin. Kanorn. At gusto ko sanang sabihin sa iyo, ikaw na nangaaway sa akin, government official ka again. Kung talagang nasa puso mo ang pagiging government official, dapat ikaw yung nauuna sa pagtulong sa kapwa. Hindi nang babash, hindi nang lalait. Kaya yung mga live streamers po dyan, mga YouTubers, mga Facebook streamers, and other apps, pagpatuloy natin to. Laban lang, kapit lang. Kaya tayo binabash kasi naiingit lang mga yan. Ayan. Kaya sana kung mapapanood mo ang video na to, government official, na ewan ko sa'yo, bugok. Impacto ka! Sana ma-realize mo na walang masama sa pagiging live streamer namin. Nilalahat mo kami na, I mean, kaming lahat na live streamers sa YouTube, sa Facebook, mga trabahong tamad. Ganun. Sinabi ba naman sa akin yan? Pakyo ka, konsehal! Sa susunod, kung sakali bang mainis siya sa video na to at ibabash pa niya ako sa susunod or aawayin niya ako.
isasabihin ko na kung sino ka. Tignan ko lang kung hindi ka pauulanan ng bash. Hindi ko lang alam kung hindi ka ipapahiya ng madlang people. Well, hindi ko naman gustong ipahiya ka, pero sana naman baguhin mo yung pananaw mo sa amin. Yun lang naman ang pakiusap ko. Tao din naman kami at marangal. Katulad mo, marangal at marangal ang pagtingin ko sa trabaho mo kasi maswerte ka at nag-work ka sa gobyerno. Pero sana naman po, bilang government official, sana maging huwaran ka ng kabutihan at suportahan mo ang mga katulad ko dahil at least kahit papano nakakatulong din naman kami sa kapwa. Yun ang napaka-importante sa amin eh. Nakapagpapasaya sa kapwa-tao at yung mga iba dyan katulad ng mga bigating mga live streamers. Totoo, tumutulong sila lalo na sa mga kapwa natin Pilipino mahihirap na katulad ko. At hindi lang yun, kundi tumutulong din sila sa mga gustong maging live streamer na tulad namin. Sana lang someday somehow hindi magbago yung kapalaran mo at maging katulad ka namin. Ayun, inaanyayahan kita, Mr. Government Official. Ina mo, kundihan. Maging live streamer na rin. Kasi parang hindi ka naman ata nakakatulong sa gobyerno, sa mga kapwa Pilipino, sa mga nasasakupan mo. Ayun. Bye.